Sa atin, pangako na lang yun, ha? I mean, ang pangako, pwede mo namang tuparin, pwede mong hindi, eh. Diba? Depende sa sitwasyon. Pero ito, kahit pangako na lang, ayaw pa nilang mangako sa Pilipinas, ganun tayo kabulok. Kung pangako na nga nabawasan, lalo na investment, alam mo ba narinig ko? Na wala daw tayong nag-i-invest. Marami, di ba sabi nila, marami mga investors, pledges. Pucha, wala daw nag-i-invest. Kasi bistado na kayo, eh. Alam na yung mga pinaggagagawa ninyo. At syempre, katulad niyan, nung nakaraan nga sa Singapore, hindi na sila nakipagkita sa mga Filipino community doon dahil busit na raw sa kanila yung mga tao doon, eh. O isa yung bansa ng Japan na hindi nila pinupuntahan dahil alam nila na busit na rin ang tao sa kanila sa Japan. O kaya yun, nagpupunta sila, nakikipag-meet and greet sila sa mga Pilipino doon sa mga bansa na hindi naman masyadong kilala. O katulad dyan, yung Brunei. Kaya sana naman, sabi nga dito, pledges of floor wax. Tinalo pa natin ang pandemic. Totoo, mabuti pa ng pandemic, kahit papano may ginhawa sa buhay. Ngayon, putang ina niyan, walang pandemic, bukas ang ekonomiya, tapos naghihirap ang taong bayan. Ayun, mag-aatrasan talaga ang mga investors. Talaga mag-aatrasan. Pucha, alam mo, nag-i-invest sa Pilipinas, mga drug lord. Mga drug lords na lang, mga kriminal ang nag-i-invest sa Pilipinas. Tingnan mo, ang dami dito pogo, ang dami na droga, ang daming krimen. Yan yung mga nag-i-invest sa Pilipinas. Pucha, yung mga matitinong mga businesses nagda-divest. Ang divestment, yan po ang kabaligtaran ng investment. Ibig sabihin, binabawi nila yung mga investments nila. O kasi nga ang Pilipinas, pabulok ng pabulok. Pinaayos, tapos binubulok. Kaya hindi natin maintindihan, Diyos mio. Presidente Bongbong Marcos, hindi ikaw ito, maniwala ka. Hindi ito yung gusto ng tatay mo na gawin mo. Oo, kaya please lang, yung mga tao sa paligid mo, mga matataas ang pangarap sa buhay, mga putang ina niyan, pagtatatanggalin mo na yan. Tapusin mo tong 6 na taon mo, tutulungan ka namin. Promise. Tutulungan ka namin na tapusin mo to ng matiwasay. Basta yung mga nag-a-advise sa'yo ng mga katarantaduhan, tigilan nyo na yan. Yung mga anak mo, alam mo, President Bongbong, Madam Lisa Araneta, di ba may mga pangarap kayo para sa mga anak ninyo? May mga pangarap kayo political sa mga anak ninyo. Gusto nyo ba na makuha ng mga anak nyo ng madalian yung mga posisyon na makukuha nila balang araw? Di ba ang ganda-ganda naman? Di ba, Sandro Marcos, ang sarap naman siguro na manalo ako ng senador dahil gusto ko ng tao? Di ba? Buong buhay nyo, pinoprovide na sa inyo ng mga magulang nyo. Buong buhay ninyo, pinapalamon na kayo ng mga magulang ninyo ng karangyaan, ng mga sports car, helicopter, private jet, ng mga ginto, Italiano gold, ng mga steak, di ba? Buong buhay ninyo, libre na yan, eh. At pinoprovide na yan sa inyo. Mano ba naman na tumayo na kayo sa sarili ninyong paa, tapos gumawa kayo ng maayos para ibinoto kayo ng tao, hindi dahil anak ka ni Bongbong Marcos, anak ka ni Liza Araneta Marcos, bagkos dahil ikaw ay isang magaling na politiko na may puso para sa mga Pilipino. Di ba yun ang pinakamaganda? Kasi hanggang kamatayan mo, dadalin mo yan. Ang mahirap kung inilagay ka sa posisyon na yan dahil sa tinarantado ng mga kamag-anak ninyo at ng mga tao sa paligid ninyo yung sistema dito sa Pilipinas para mailagay kayong lahat sa posisyon. Tangin na hindi kayo gusto ng tao na nandiyan, makakatulog kayo ng mahimbing nun. Di ba ang sarap matulog ng mahimbing na alam mo pag gising mo bukas, mahal na mahal ka pa rin ng mga Pilipino, hindi ka nila pinapanalangin na sana yan na huling tulog mo. Ganun ba gusto nyo na buhay? Yung kada tulog nyo na lang, magdadasal kayo, sana hindi po matupad ang kanilang mga dasal. Kasi ang dasal ng taong bayan, huling tulog ko na ngayon. Oh, Diyos ko po. Kaya sana naman, nananawagan ako talaga sa pamilya Marcos. Sir Bongbong Marcos, President Bongbong, ang gawin mo po, galingan mo para mag-reflect yung galing mo sa mga anak mo. Tinan mo si PRD. Hindi naman talaga sikat yung mga Duterte na yan. Alam mo ba't sumikat ang mga Duterte? Kaya nakilala mga Duterte, kaya minahal ang mga Duterte. Dahil sa tatay nila. Mantakin mo, ah. Sabi nga nung tatay nila.
Oh, ito, ulitin ko na naman. Nagpunta kami dun sa isang magandang mansyon. Diyan sa Davao. Oh, tapos nung nakita ni PRD, ang ganda ng mansyon. Para kaming nasa LA, as in, swimming pool, overlooking sa Davao City. Kita mo yung dagat, kita mo yung mga building. Nandoon kami sa taas ng bundok. Oh, tapos si PRD, nung pumunta siya dun, nagandahan siya. Sabi niya, sino may-ari nito? Ikaw, uy, psst, lika rito. Ikaw ang may-ari nito? Sabi pa nung may-ari, rest house po. So ibig sabihin, rest house mo lang to, pahingahan mo lang to. So mas maganda bahay mo yung totoo mong bahay. Walang hiya, alam mo, tanong ni PRD, anong racket mo? Paano mo nakuha to? Putangina, naging presidente pa ako ng Pilipinas. 30 years pa akong naglingkod dito sa Davao. Wala akong ganito. O hindi ba? So yun mga bossing ang sinasabi natin. Nakilala ang mga Duterte dahil sa frugal, dahil sa simpleng PRRD. Nung nakita nila sino ba si PRRD, ang galing naman na matandang to, doon ngayon napansin yung mga anak, pucha yan, si Basti ang pogi, kamukha ni Boss Dada. Oo, tapos pucha yan, si Inday Sara ang ganda, parang magigisa ng future ni Boss Dada. Tapos ang kukul nila, puro silang mga tato. Puro silang mga tato. Pero mababait silang mga tao. Diba? So nakita ngayon na, oh, si Inday Sara, paano siya maging tao? Oh, ito si Basti, paano maging leader? Ito si Pulo. Kumbaga, nagsimula lahat yan sa galing ng tatay nila. So if you want yung anak mo or ikaw, Sandro, kung gusto mo na ma-recognize ka nila, kasi alam ko magaling ka, Sandro, eh, pogi ka pa, oh, so kung gusto mo na ma-recognize ka at magkaroon ka ng sarili mong identity, talk to your father and tell him, Dad, hindi namin kailangan ng tulong mo para makaposisyon kami sa gobyerno, kasi naniniwala ako na magaling ako, kayang-kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Mamunina Saito, arigat sugutay mas dyan sa Kawasaki, Japan. Punta ka ba, Mamunina Saito, dyan sa Saitama? Mamunina, punta ka sa Saitama. Nandiyan sila, Ma'am Jean Corpus. O, nandiyan sila, Ma'am Abby Anna. Punta po kayo dyan. Makikita nyo dyan sila Admar, sila Harry Roque. Mayayakap nyo mga yan. O, tas sa susunod nyo na kami puntahan. Oy, Gracie Chua, bakit ba? Ah, puti lang naman ang inilamang sa akin ni Man Scarpio, ah. Kung sa tikas may ano naman ako, ah, may palag naman ako kay Man Scarpio, ah. Ah, eh malay mo ba, sawang-sawa na si Inday Sara sa mapuputi. Maputi na 'yung mga kapatid niya. O malay mo, gusto niya 'yung medyo hindi labas sa tide. Oh, ayun ngayon. Eh ano ngayon, kung hindi ako labas sa tide, malay mo, yun ang gusto ni, ni Madam BP Sara. Nagkataon lang si Man Scarpio matapang, kaya naligawan siya. Pero kung maaga-aga akong dumating, si Ma'am Inday Sara, baka di sila nagkatuluyan niya ni Man Scarpio. Pero yun yun. So sana kausapin niyo si President Bongbong at si Ma'am Liza Araneta na hindi ko, Mom, Dad, I don't need your help. Oh, I can stand on my own two feet. I can make my own name. Di ba? Because ano yan, eh, ganun talaga dapat. Pangit na nakukuha niyo yung mga bagay ng walang kahirap-hirap kasi hindi niyo yan maipagmamalaki. Sandro Marcos, never mong maipagmamalaki na magaling ka kaya ka naging prime minister. Oo, so mas maganda na kung talaga magkaroon ng cha-cha in a natural way, maging prime minister ka dahil gusto ka ng taong bayan, mahal ka ng taong bayan. Katulad ng lolo mo. Yung lolo mo, hindi naman sa pag-ano, ha? Ganun ang nangyari nung panahon ng yung lolo, pero mahal ng taong bayan yun, kahit ganun yun. Oh, so Sandro Marcos, huwag mong hayaan nasirain ng mga nakapalibot sa tatay mo yung galing mo, yung pangarap mo bilang isang ikaw, yung ikaw na walang gumawa kundi ikaw. Oh, grabe naman kayo, tatandaan niyo na, gusto niyo lahat binibigay pa rin sa inyo. Well, paano niyo ipagmamalaki yan sa mga apo niyo? Oh, na ako ay si Sandro Marcos, ako'y magaling dahil sa tatay ko. Hindi, dapat hindi, ako'y magaling dahil pinaghirapan ko 'to, ganun.
Ikaw, diretso, Harry Roque. Po eh, hindi tayo susupilin dun sa Tokyo dahil bagamat ako ay merong issue sa Japan dahil hindi pa sila nagbabayad ng reparasyon dun sa mga biktima ng mass rape ng mga pangalawang pandaigdig ang digmaan, is alam ko naman ang mga Hapon ay mas demokratiko at ginagalang ang karapatan ng taong bayan para sa malayang pananalita. Purok, Norma Mix Vlog, Boss Dada, makamarkos ka na. Hindi, yan yung gusto kong matanggal. Hindi, alam ko naman joke lang yan, pero gusto ko pa rin ipaliwanag. Yun yung gusto kong matanggal sa ating mga kaibigan dito sa YouTube. Gusto kong maalis sa isip nyo that we are doing this because we hate the Marcoses, no. Now, we are doing this because we love the Duterte too much, no. Ginagawa po natin ito because we love the Philippines and the Philippines and Filipinos deserve better. We deserve better. We deserve better services from the government. Oo. So, nagre-reklamo tayo not because we hate them. Nagre-reklamo tayo because we deserve better. Okay, ganun po yun. We are not anti-Marcos. We are pro-government. Yes, we love the Dutertes too much, but we are not doing this for them. Hindi naman tayo binabayaran ng mga yan eh. Okay, but the Dutertes treat us as friends. That's why we are protecting them and giving something in return. We're giving them our support. But we are not doing banat for the sake of the Dutertes versus Marcoses, no. Tayo po ay bumabatikos dahil mahal natin ang Pilipino at Pilipinas at importante na yung mga nararanasang kahayupan, kahirapan ng mga Pilipino ay makarating doon sa mga kinauukulan. Not because we hate them, but because we want them to do good. Hindi tayo katulad ng ibang vlogger na bukang bibig yung mga mahal nilang mga kandidato. Hindi po tayo ganun. Mas nangingibabaw po sa atin yung pagmamahal natin sa Pilipinas. And then, una, syempre, pagmamahal natin sa Panginoon. Pangalawa, sa bayan. Pangatlo, sa mga mahal natin sa buhay. Yung pagmamahal natin sa mga Duterte, sa tiwala na ibinigay ng mga Duterte sa atin, yun, priority natin yun at yun ang hinding-hindi natin tatalikuran. Loyalty ang ibibigay natin nakapalit nun. Ha, loyalty, hindi po serbisyo. So alisin na po natin sa isip natin na sa tuwing bumabatikos tayo sa pamahalaan, eh dahil lang gusto natin paringgan or pasakitan ang Marcos political clan, no. Mas gusto natin na gawin nila yung tama, kaya tayo bumabatikos, yun lang purpose natin. Hindi para ilubog sila, dahil ganun na nga ginagawa nila sa mga Duterte, ganun din ang gagawin natin sa kanila. It's a vicious cycle. Magpapaulit-ulit lang tayo, walang pag-unlad pag ganyan. At yung payapang pagtipon-tipon para ipahiwatig ang damdaming laban sa gobyerno. Ay hindi po ibig sabihin na mga Pilipino ay wala na sa Pilipinas, ay wala na po kayong pakialam. In fact, kayong mga OFW po, kayong nagbibigay buhay sa buong bayan. Kayo po yung pinagyayabang ng ating Marcos Jr. administration na dahilan kung bakit maunlad ng ekonomiya. Kung wala po kayo, sad-sad na talaga ang tuluyan ng ekonomiya. Kayo pong dahilan kung bakit, bagamat palpak ang mga pulisiya ng gobyerno, eh hindi pa rin po lumulubog. Kaya naman po kinakailangan puntahan namin kayo at tanungin namin, approve ba kayo sa administrasyon ni Marcos Jr.? Maligaya ba kayo sa presyo ng mga bilihin? Maligaya ba kayo na kayo'y pinagbabayad ng PhilHealth? Pero ngayon po, linulustay ang inyong mga salapi, pinagkakait ang benepisyo sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Abay, kinakailangan marinig ang ating mga boses, ha? Alam mo, partner, ako po'y abogado at alam ko kung anong dapat at hindi dapat sabihin. Pero pag nanawagan ako na Pilipino, kayo po ang soberenya sangayon sa ating katas-taasang hukuman at sa ating sangayon na rin sa ating saligang batas. Eh talaga pong panahon na para husgahan kung dapat pa bang manatili sa pwesto ang administrasyon na ito. Dalawang beses na po na nagsisante ang sambayanang Pilipino na soberenya
na dalawang presidente na ang hindi karapat-dapat magpatuloy. At ngayon po ang tanong, happy ba kayo sa mga pangyayari? Lalong-lalo na nabukod pa sa mataas na presyo ng bilihin, napaka baba ng balor ng piso. E ngayon po, meron pa tayong banta sa ating mga buhay, peligro na dahil po sa isang gera na kinakaladkad tayo na isang presidente na hindi naman tayo sigurado kung nasa tamang pag-iisip dahil ayaw niyang aminin o itangge ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Kayo pong maghuhusto po. Sabi ko nga sa inyo, ala, ano nangyari na naman sa video ko? Oh, wait lang ah. Ayusin ko lang yung aking video ah. Oh, wait lang. Oh, sige, mag-ano lang kayo dyan. Pakinggan niyo si Roque. Ganyan. Walang kahit sino na magsasabi na wala kayong ganyang karapatan. Kayo pong nagluklok sa pwesto dyan. 31 million tayong nagluklok. Pero 2 taon na po, sapat na po yan para tayo po ay magdesisyon kung dapat manatili or umalis. Dahil sa tingin ko po, ang magaling na nangyari, lahat ng mga magarbong mga building sa paligid ng Malacanang, abay, ginawa nilang party venues at patuloy ang party-party nila. Baka nagagalit ka lang, Roque, dahil di ka invited.